Hello mga kaibigan, tapos na tayo sa pagtrabaho, no? Papa. Ano tayo kaibigan? 10 hours. 10 hours work po. Ayan. Ganyan ang forma ng 6 o'clock. 6 o'clock in the morning dito. Medyo madilim pa. Ano na bang petsa ngayon? No, it's like 20. Ano bang petsa ngayon? 26. Ngayon ay 26 po. Ayan. At papauwi na tayo mga kaibigan. Medyo makulimlim, medyo maulan. Ulan ng kunti. Pero okay lang tayo, nasira yung ano ko. Nasira yung salamin natin sa sasakyan. Ewan ko ano nangyari. Parang ang pandikit ay hindi na dumikit. Kikit naman to eh. Ayan. At 6:12 ng umaga sa Mayo 26. Alam ko dyan sa inyo ngayon ay gabi, mga kaibigan ko. Dito ni kita ngayon, nag-live ako, patay na patay lahat. Ngayon ang ganda. Ito yung mas ano dito eh, kasi lahat ng mga kahoy, ano, lagi silang nagtatanim ng kahoy. At lahat ng mga kahoy, hindi nila pinupunto. For example, may bahay ka, no? Tapos may kahoy na tumubo sa ano, sa yard ninyo. Hindi mo yan pwedeng putulin. Hindi pareha sa atin na ano, kung may kahoy sa ating yard at atin yang ano, tayo na ang magdesisyon kung putulin ba natin o hindi, 'di ba? Dito hindi pwedeng ano ganyan. Kailangan mong mag ano ng permit na putulin mo yung kahoy na yan. Permit sa ano? Sa gobyerno. Na kailangan mo nang putulin ang kahoy. Tapos kasi hindi basta-basta, kasi maano ka ay ma-penalty ka o magbabayad ka ng multa, malaki. Ay Diyos ko. Kaya nga hindi ko maintindihan eh, kasi sa inyong property yan. Kasi sa atin pag mag-ano tayo, ewan ko kung sa ano, sa mga big city, pero sa amin, sa probinsya, kung magpatayo ka ng bahay, hindi ka na pwede mag-ano, magbayad, magkuha ng permit. Dito nga eh, magkuha ka ng permit, bago ka makamove in sa bahay, bago ka makapasok sa bahay mo, na, sa bahay mong pinagawa, bago ka makapasok doon, kailangan mo munang
magkuha ng mga taong yung magche-check kung livable, kung pwede na bang matirhan yung bahay na yun. Mayroon na bang heater, mayroon bang aircon kung tag-init, yun. Wala bang damage or may mga smoke detector ba? Ay, Diyos ko. Kaya nga, sobrang mga rules ng kailangan mong ipalo kasi pag hindi eh, makamulta ka. Malaking multa ang babayaran mo. Kaya para hindi ka mag-trouble, palo ka na lang ng ano yun, ng law nila, ng rules nila. Ganyan yan. Kasi ang hirap kaya mo, pag sa atin ah, putol ka na lang ng kahoy. Yeah.
naman yung may dala sa ano, sa sasakyan mo. So ikaw yung nakakaalam kung ano yung gagawin, di ba? Pero wag naman masyadong ano, naman masyadong mahina, kasi ipu-pull over ka rin ng pulis niyan, kasi ikaw yung nagko-cause ng aksidente eh, kasi yung mga taong nagda-drive na nagpa-follow sa speed limit, parang ano, magbe-break sila ng hindi tamang oras, kasi ayan, nandyan ka, ang bagal-bagal mo. Iihawin namin yung tuyo, pero ang sarap pa rin. Walang tuyo na ganun eh. Yung mahiwala yung ulo pag i-ano mo, lulutuin mo. Ano yung klaseng tuyo na gusto?
kayo yung mga kaibigan? Ayun yung mga kaibigan, yung trash. Chine-check ko lang kung may lang wala. So, pipick upin niya yan yung mga kasing trash bin. Trash bin, ang pick up ay ngayon. Yung Dollar Tree, oh my god, open pala yun ngayon. Naman. Open yun ngayon kasi ano? Ano kayang tumutungo? Mag-dumpster ng umaga. Kaso lang, hindi lahat ng mga manager ay mababait eh. Hindi lahat ng manager na magsasabing okay, okay lang. Kasi lahat naman eh, kahit naman ako yung manager, for example, ayaw kong magdidig ka sa ano, sa trash bin ko kasi minsan may mga ano, may mga matutulis na bagay, baka masugatan ka or sabing ganun. At saka ayaw din nilang mag, you know, kasi marami silang itatapo na mapapakinabangan pa, kaya ayaw nila yun. At saka, ano, kasi mas gugustuhin pa nila nga bibilhin mo sa tindahan nila kaysa kukuhain mo doon sa ano, kunin mo lang doon sa basura, sa dumpster nila. Pero anyway, legal naman yun, pero mas better na ano, gabi na mugagawin. Gabi or madaling araw or early in the morning na wala pa sila. Kasi pag nalaman nilang may nag-dumpster dive doon, sisirain nila yun. Sisirain nila lahat ng itatapo nila. Kaya mas mabuti na wala silang mahuli. Isa pa, may mga customer na weird naman na makita ka ng mga customer. Ano pang ginagawa niya? Weird.
ano bang ginagawa niya? Bakit ba noon dyan siya sa ano sa dumpster? Pero dito naman of course, so, hindi naman mga Pilipino lang yung nagda-dumpster dive, pati din naman yung mga Amerikano, puti, itim, yun, nagda-dumpster dive din sila. Parang merong i-ano lang, parang merong i-content lang sa YouTube or something, pero ano, yung mga puti, mahilig silang mag-dumpster dive, no? At mga magaganda pa yung kuha nila, idodonate nila yun. Idodonate ko din naman yung mga food. Yung mga food na, for example, especially mga gulay, hindi ko naman yung mapapadala dyan sa Pilipinas. So, idodonate ko kasi mayroon silang shelter. Yung mga ano, yung mga single mom, or yung may mga maraming anak na hindi makatrabaho, yun. Yun yung makikinabang sa ano, gulay, tsaka yung mga food na hindi na maipadala. Kasi hindi naman kami masyadong, kakain din naman kami ng gulay, pero hindi ganun karami. So, kasi marami kasi. Kaya mas mabuti yung mag-dumpster dive kagabi. Yung close na yung store kasi wala nang tao. Wala ng customer na ano magsasabi. Ay, kaya pala, lagi palang nagtatapon tong tindahan na to. Yung mga customer na makakita sa'yo, bakit naman hindi na lang tayo kukuha dyan sa dumpster? Kasi, yung dumpster, hindi naman, ano, walang dumi ng tao, ganun. Talagang kung ano yung laman ng store, yun yung basura nila. Tapos naka-plastic yan, hindi lang buhos ng buhos. Iba yung ano, sa Dollar Tree, Dollar General pala na store. Ano sila? Parang nag-iisip sila, no? Para yung mga dumpster divers, para hindi nila makuha namin yung makuha yung tapo nila na mga maano pa, mga mapapakinabangan pa. Ang gagawin nila ay mag-ano sila. Di ba mayroon naman yung mga lupa na gagamitin para sa paghahalaman, yung magtatanim ka ng halaman dito kung wala kang malaking yard or something. So yun, ibubuhos nila yun. Pero may mga smart din naman na mga dumpster divers na ano, kukunin din pa rin nila kahit na nasa ano, bubuhusan nila ng kahit ano sa loob. So, ako hindi ko huhukain eh kasi lalo na katatapos na ng ulan, ayos ko, madumi na yung mga ano. Madumi na yung kung ano yung sa loob ng dumpster. Kahit kasi minsan itatapo nila, bubuksan nila yung kahit ano yung box, bubuksan nila tapos yun, magda-dump sila ng lupa. Kaya nga yung pagtingin mo sa dumpster ay puro boxes. Uy, balay mo, sa ilalim niyan andun yung mga biyaya. So wag kang wag mong isipin na yan. Try mo open mo sa loob. Ililip mo yung mga boxes. Kasi ganun yung sila. Tatabunan nila yan. Mga goodies ng boxes. Yun yung ano nila. Para hindi makuha. So may iba naman
namang may iba namang managers for the subor mga gulay ganun ganun. Pag nakita kanilang nagda-dumpster dive tapos may itatapon sila. Bibigyan nila sa iyo. Ganun ba? Hindi kaya nga sabi ko hindi parehas yung mga managers. Eh. Yung mga managers talagang mga pangit ng ugali. So kaya ganun. Kaya gano'n. So, mga kaibigan, yun na, pasensyahan nyo na kung ano. Kung ganito lang muna tayong video natin. Kasi ano, pauwi na tayo at saka ako lang mag-isa eh. Nakaka-board, mag-drive. Field day pa sila kasi may field day sa school nila ng anak ko eh. Basta lang ulit. Ayan, makulimlim pa rin. Ayaw ko na lang natin kasi makulimlim. Feel ko mababangga ko yung sa kids. Makarating na tayo sa ating paruun. Alright, bye bye mga kaibigan.